Hello mga kanegosyo, ngayon ay gagawa tayo ng alkansya. Kaya simulan na natin to pagkatapos ng intro. Hello mga kanegosyo, welcome sa aking channel. Ang gagawin natin ngayon ay clear glass alkansya. Ang pinaka main na materials natin dito ay yung glass. Papakita ko lang sa inyo dito kung paano siya i-execute. Sa tulong ng kapatid ko. Dahil hindi naman lahat ay alam ko. At kailangan din natin yung tulong ng ibang tao. Kasi itong clear glass alkansya ay idea ko. At i-execute natin to sa tulong ng ibang tao. Yung nakikita nyo ngayon, yan yung pagkakat ng glass. Dapat pantay-pantay yan mga kanegosyo. Expert yung kapatid ko yan pagdating sa mga gantong pagkakat ng glass. Kaya sa kanya ko na lang pinagawa. Hindi naman ako yung klase ng tao na nagmamagaling. Pagdating sa mga bagay na hindi ko alam. May kasabihan nga tayo na never stop learning. Kaya mas maganda pa rin na matuto tayo sa ibang tao. Kaya kung may naiisip kayo mga idea tungkol sa negosyo nyo, ay execute nyo lang. Ako kasi kailangan ko ng mga taong matatalino para magawa ko yung idea ko. Pero pagdating sa idea, leadership at saka sa pagmamanage, dapat present tayo palagi bilang business owner. Ang glass pala na ito ay 1/8 clear glass tapos pinakat namin ng 4x3 feet. At bumili na rin ako ng sealant. Yun yung gagamitin natin na pandikit dito sa clear glass alkansya natin. Kapag nakat na natin lahat ng glass, ay ididikit natin siya isa-isa. Gamit yung sealant o downseal clear sealant. Tulad na nakikita nyo sa video. Para mag-korting alkansya na siya. Dapat ay maging maganda yung pagkakadikit niyan mga kanegosyo. Tapos pag nadikit na yan, maghahantay tayo ng ilang oras bago natin lihain yung salamin. Yung pinakagilid ng salamin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya lihain. Idikit muna natin lahat. Ito na yung proseso ng paglilihan ng salamin. Para mas maganda yung pagkaka-curve dun sa gilid ng clear glass alkansya.
Di pa yan tapos mga kanegosyo, lalagyan pa natin yan ng sintra at saka styro. Yan yung ilalagay natin sa pinakataas ng alkansya. Yung kulay itim. Ang tawag dyan ay sintra board na kulay black. Lalagyan lang natin ng sealant tapos ilalagay natin sa pinakataas no alkansya. Yan mga kanegosyo, nilagyan na natin ng pinakatap yung ating clear glass alkansya. Next naman natin yung sa baba, lalagyan natin ng styro. Cut lang tayo ng pi square na styro. Dapat sukat na sukat din yan mga kanegosyo. Pagkatapos natin i-cut yung styro, lalagyan na natin siya ng sealant para idikit dun sa ilalim ng clear glass alkansya. Ganyan yung proseso niya mga kanegosyo. Tapos papatuyin ulit natin ng ilang oras yung sealant. Pagtuyo na yung sealant, tatanggalan naman natin ng mga excess yung gilid niya. Pagkatapos natin tanggalin ang mga excess yung gilid ng clear glass alkansya ay magpiprint naman tayo ng sticker na ilalagay dun sa harapan ng alkansya. At ito na nga yung final product natin. Ang size ng alkansya na to ay 4x4x8. Meron din kaming ibang sizes tulad ng 4x4x6, 4x6x6, 4x4x8 at 4x6x8. Yan po yung mga available naming mga sizes. Sa mga gusto naman mag-order, pwede nyo kaming kontakin sa aming business page at pwede nyo rin kaming i-email para ma-assist po namin kayo. Hanggang dito na lang mga kanegosyo. Pa-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko. Thank you!